Ang mutya ni Luna ay mula sa pinakamatandang aswang na si Lola Bekang. Siya ang napiling pagkalooban nito dahil sa tingin ng matandang aswang na may lahing diwatang itim at kabunan ay siya ang karapat-dapat na magtaglay nito. Sa tulong ng binatang kabunan na si Safiro ay madaling natutunan ni Luna ang paggamit sa kapangyarihan ng mutya. Kinamit niya ito sa paglipol sa umaataking mga aswang at maging sa mga itim na diwata na nagtangka ng masama sa kanila ni Safiro. Dahil dito ay naging sikat ang pangalan ni Luna sa masasamang elemento. Naging mainit siya sa mata ng mga kaaway, kaya si Safiro ay naging bantay sarado sa kanyang mahal. Si Safiro naman ay tinakwil na ng kanyang mga kalahi dahil sa pagpili niya kay Luna. Hindi kasi nila nakumbinsi ang binatang gabunan na dalhin si Luna sa kanilang lungga para maging kaanib nila. Habang abala si Luna sa pagsupo sa masasamang elemento na nagkalat sa baryo at mga kagubatan, ang mga itim na diwata at kaaswangan ay nagpaplano naman kung paano nila siya mapapabagsak. Sa gayon ay maangkin na nila ang mutyang matagal na nilang minimithi para sa kani-kanilang kapakanan. Napagkasunduan nila na kung sino ang makakatalo kay Luna ang siyang kikilalaning pinakamakapangyariang elemento at ang magiging talunan ay magpapaalipin sa kanila. Ang babaylan na si Ursula ay biglang lumitaw sa pagpupulong at nagsabi na ang mutyang taglay ni Luna ay meron ding kahinaan dahil si Luna ay mula lang sa lahi ng pangkaraniwang tao. Hindi gaya ng pinakamatandang aswang na dating nagmay-ari ng mutya at ang kahinaan ng mortal na pinasahan ng mutya ay isang black coral na matatagpuan sa pusod ng dagat. Kapag nasugatan si Luna ng black coral at humalo ang dugo niya rito, ay unti-unti siya makakaramdam ng panghihina. Kaya naman ang mga aswang na kabunan at itim na diwata ay gumawa ng paraan upang sila ang makakuha ng pangontra sa mutya. Dahil sa pananahimik ng mga kalaban, inakala ni Luna na wala ng panganib. Kaya naman nagpasya sila ni Safiro na magpakasal kahit silang dalawa lang at isang pari. Hindi nga lang nito binasbasan ng holy water ang binatang kabunan na nasaan yung normal na tao. Ang pari ay dating kaibigan ng lolo ni Luna, kaya napakiusapan niya na ikasal sila ni Safiro ng lihim sa gubat. Hindi lingit sa pari ang tungkol sa mutya ni Luna, kaya pumayag siya. Matapos ang kasal, ay agad din itong umalis. Ngunit hindi pa man nakakaalis si Luna at Safiro ay nagsulputan na mula sa isang panig ang mga aswang na gabunan. Napakamot ng ulo si Safiro at sinabing hindi pa rin pala sumusuko ang mga kalahi niya. Mabilis na inatake ng mga ito ang dalawa. Nakahanda naman sila kaya nakipagsabayan sila sa bawat sugod ng mga aswang. Talikuran silang nakipaglaban. Nagtaka si Luna nang mapansin ang mga black coral na hawak ng mga aswang. Ito ang ginagawa nilang sandata laban sa kanya. Sa kasamaang palad ay hindi rin batid ni Safiro ang tungkol doon. Kaya minabuti ni Luna na takasan na lang muna ang laban na yon upang alamin muna ang ibig sabihin nun. Ngunit pagbaling nila sa kabilang direksyon ay sinalubong naman sila ng mga itim na diwata. Sinabi ng bagong pinuno na si Joaquin, ang espada nila ay nagtataglay ng katas ng itim na koral na siyang magpapabagsak sa kapangyarihan ng mutya ni Luna. Noon ay naintindihan na ng dalaga na pangontra iyon sa kanya. Wala na siyang balak umurong sa laban. Hinawakan ni Safiro ang kamay niya at nangakong hindi nito hahayaan na matalo sila. Sa gitna ng laban ay hindi maiwasan na masugatan si Luna ng espadang may katas ng itim na koral. Tila lason iyon na humalo sa tugo ng dalaga. Unti-unti siyang nakaramdam ng pagkahilo. Nanlabo ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan siyang manghina. Mabuti na lang at nasalo siya ni Safiro bago pa sila malapitan ng mga kalaban. Binuhat ng binata ang dalaga at mabilis na tumakas palayo. Ngunit sa kanyang pagtakbo ay nahulog si Safirong buhat ang dalaga sa isang bukas na portal sa itsurang kumunoy. Walang malay silang bumagsak sa isang madilim na lupain. Ang lupain ng mga itim na duwende. Agad naglapitan ang mga duwending itim sa dalawa. Nagtinginan ang mga ito at saka sila pinagtulungang buhatin patungo sa kanilang prinsipe. Si Prinsipe Kiram, ang prinsipe ng mga duwending itim. Nang magkamalay ang dalawa ay pareho na silang nakagapos ng tali na may inkantasyon kaya't hindi sila makawala. Anang duwende, ang dalawa ay nahulog sa kanilang patibong sa gubat.
isang bukas na portal sa mga bisita at lahat ng bisita ay kinukuha na nila ng anumang may aalok na mga ito para sa kanilang kalayaan. Nagkatinginan sina Safiro at Luna. Nanghihina pa si Luna dahil sa laso na nasa loob pa ng kanyang katawan. Sinabi ni Safiro sa prinsipe ng mga duwende na handa siyang ibigay ang lahat ng mayroon siya, ang kanyang kasuotan, maging ang singsing na pamanapan ng kanyang lolong kapunan, kung mapapagaling nila si Luna. Natawa ang prinsipe, wala raw karapatan ang isang ordinaryong kapunan na magbigay ng kondisyon sa isang prinsipeng tulad niya. Ngunit iginiit ni Safiro na si Luna ay nagtataglay ng pinakamalakas na mutya kung pagagalingin nila ito ay maaari nilang makuha ang mutya sa kanya. Pero kung hahayaan nila itong mamatay, ay hindi nila makukuha ang mutya dahil parang asidong lulusawin ito ng katas ng itim na koral na nasa katawan ng dalaga. Saglit na nag-isip si Prinsipe Kiram na paniwala siya ni Safiro, kaya naman dinala nila si Luna sa silid paggamutan nila para doon pagalingin. May alam ang mga duwending itim kung paano aalisin ang laso sa katawan ng dalaga. Dingit sa lahat, habang pinagmamasdan ni Prinsipe Kiram si Luna, ay tila nabibighan siya rito. Kaya naman makalipas ang ilang araw at gabing walang mali ang dalaga, ay wala siyang ginawa kung di bantayan ito, habang si Safiro ay nananatiling bihag nila. Nang sa wakas ay magising na si Luna, nagtaka siya kung bakit siya nandoon sa lugar. Sinabi ni Prinsipe Kiram na natalo siya sa labanan at natagpuan nila siyang walang mali sa gubat. Hindi naman makapaniwala si Luna, hinanap niya si Safiro. Ang sinungaling na duwende ay nagsabing ang binata ay namatay na. Lingid sa prinsipe, nakarecover na si Luna at kumana na ulit ang kapangyarihan ng mutya nito. Isa sa mga kapangyarihan ng mutya ang makapagbasa ng utak ng kaaway sa oras na gustuhin niya. Kaya agad niya nakita sa maitim na utak ng duwende ang totoong nangyari. Kaya naman agad niya itong sinunggaban at sinakal. Sinabi niya rito na kailangan nila siyang dalhin sa kinaroroonan ni Safiro dahil may labang pa silang tatapusin. Nagulat ang prinsipe at agad nag-utos sa alipin na dalhin si Luna kay Safiro. Ang pagtatangi ni Prinsipe Kiram kay Luna ay nampalitan ng panibugho. Kaya naman, tatarakan sana niya ito ng punyal mula sa likuran. Ngunit agad iyong naramdaman ni Luna at walang lingon-likod na nailagan. Hinarang at pinaikutan ng mga itim na duwende si Luna at Safiro sa utos ng kanilang prinsipe. Ani Luna, ayaw niyang saktan ang mga nilalang na nagpagaling sa kanya. Kaya kung maari, ay hayaan na lang sila ng mga ito na makabalik sa gubat. Hinarap niya si Prinsipe Kiram at sinabing tatanawin niyang utang na loob ang ginawa nitong pagsagip sa kanya mula sa kamatayan na sanhin ng lason. Ngunit ang mutyang nasa kanyang katawan ay hindi niya maipagkakaloob kaninuman sapagkat may misyon pa siyang dapat kampanan. At sinabi din niya sa prinsipeng may paghanga sa kanya na ito ay makakahanap ng masigit na karapat-dapat na pag-ibig. Nilapitan ni Luna at hinagansan o si Prinsipe Kiram. Bago naman makaalis ay kinawayan pa ni Safiro ang mga itim na duwende na tila nangaasar dahil sa kabiguan ng mga ito na malinlang at mapatay sila. Ang saglit na pamamalagay ni Luna at Safiro sa lugar ng mga duwende ay katumbas na pala ng matagal nilang pagkawala sa lupa. Kaya naman, hanggat na nila ang gubat, tila winasak na ito ng mga kalaban. Naghahari na ang masasamang nilalang at ginawa nilang alipin ang mga tao sa baryo. Bukod pa sa mga tao, ay ginawa ring pagkain ng mga aswang. Parehong naghahari ang mga gabunat at mga itim na diwata. Nagpapaliksahan sila sa pagpapalaganap ng kasamaan. Ngunit nagulat sila sa pagbabalik ni Luna. Isa-isa nilang pinatumba ang mga naglipa ng kalaban. Sa gitna ng isang malawak na kabukiran sa baryo, ay hinamo ni Luna ang mga itim na diwata at mga aswang na harapin siya at makipagtuo sa kanya. Agad namang tumugon ang bagong pinuno ng mga itim na diwata na si Joaquin. Nagulat ito sa nalamang buhay pa pala si Luna. Ang buong akala niya ay nilamo na ito ng lupa. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Luna na magpaliwanag pa sa kalaban. Sa halip ay binigyan niya agad ito ng isang malakas na pwersang nagpatalsik dito. Kasunod niyon ay ang pag-atake ng mga tagkasunod nito. Napailing naman si Safiro na makitang sumusugo din ang mga kalahi niyang gabunan para atakihin sila bilang tugon sa hamon ni Luna. Wala siyang nagawa kundi muling kalabanin ang mga kalahi
para ipagtanggol ng iisang babae at tanging mahalaga sa buhay niya na si Luna. Medyo natitihado na sina Luna at Zafiro sa dami ng kalaban. Nanibago sila sa dami ng mga ito at sa kakaiba na nilang lakas, mukhang napagandaan sila gamit ang mga sandatang may katas at parte ng itim na koral na siyang kahinaan niya. Kaliwat kanan ang pagdepensa ni Luna at nahihirapan siyang ilagan ang mga ito. Ngunit sa hindi inaasahan ay bigla nilang narinig ang dumatagundong ng mga yabag. Inakala ng mga kalaban na malalaki ang paparating na bagong kalaban. Ngunit nang makita na nila ang mga ito ay ang mga itim na duwende pala. Lumabas sila sa kanilang lungga para tulungan sa laban si Luna. Utos ito ni Prinsipe Kiram na hindi man sumama sa laban ay pinadala naman ang mga sundalo ng itim na duwende para sa panig ni Luna. Dahil doon ay nadagdagan ang lakas ng loob ng dalaga. Ikinatuwa rin naman iyon ni Zafiro dahil hindi na lang sila dalawang pwersa kundi marami na. Maliliit man ang mga ito ay maangas din pala sa labanan. Sinakyan nila ang mga malalaking gabunan at ang mga itim na diwata naman ay hinilo nila sa kakaikot. Marami pang tricks na ginawa ang mga itim na duwende na nakatulong ng malaki para mapagwagian nila ang laban na yon. Nang sa muling pagkakataon ay magapi nila ang mga nilalang ng dilim, nagbunyi si Luna at Zafiro. Pinuhat ng binatang gabunan ang dalaga at isinayaw-sayaw sa ere habang nagbubunyi rin ang mga itim na duwendeng nakapalibot sa kanila. Pasayaw-sayaw at batalon-talon din. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, nasa di kalayuan lang si Prinsipe Kiram at nagmamasid. Biguman siyang makuha ang pag-ibig ni Luna, ay masaya na rin siya na nakatulong ng malaki ang lahi nila para sa tagumpay na nakamit nito ngayon. Batid ni Prinsipe Kiram na nabibilang sila sa masasamang elemento. Ngunit sa pagkakataong iyon ay nasa panig sila ng kabutihan dahil kay Luna.